Hey guys, so magandang umaga o gabi o saan man kayo naroroon. Kung first time kayo sa aking channel, my name is Policiaco. So, pag-uusapan natin ngayon, sa dami nagtatanong, ano nga ba ang basihan? Paano ba malalaman ang sentensya ng isang kaso kapag ito ay naka-file na sa court? So, sa daming nagtatanong sa atin, no? Ang makakasagot po niyang tanong na yan ay ang mismong judge or yung may hawak ng kaso doon kung saan naka-file yung court, kung saan branch naka-file. So, dito sa akin o sa ibang abogado, sa mga abogado, ang maibibigay sa inyo, more or less, yung medyo malapit. Pero tandaan po natin, ang bawat kaso, minsan, or madalas, mayroon tayong tinatawag na aggravating circumstances or mitigating circumstances at iba pang na pwedeng makaapekto sa judgment, sa final judgment ng kung ilang taon man yan o kung magkano man ang babayaran. Kaya, kung ito ang purpose nyo para malaman ang natawag na final sentence, so ang pwede nyong lapitan, ang pwede nyong alamin ay yung may hawak, siyempre yung may hawak ng kaso para makipag-coordinate doon sa judge kung possible yung hinihingi nyo or kaya nyong sentensya. Para, siyempre ang purpose nyo, matapos na yung kaso. Kung mag-a-apply kayo ng, kung ang respondent ay mag-a-apply ng probation, ay ang sentensya, ay unang tanong niya, pasok ba talaga sa probation? Or naman, kung gustong mag-avail, ano ba ang pwedeng gawin ng respondent para maka-avail ng probation? At para mas mabilis, matapos, at kung mag-a-apply, para ma-qualified siya. Tinatawag na maabil yung mitigating circumstances. So, again guys, so, uulitin ko yung aggravating circumstances. Bibigyan ko kayo ng example. For example, sa aggravating circumstances, sa commission of crime, nang under siya ng pinagbabawal na gamot. So, noong kinanag-conduct ng drug test ay nag-positive siya. Habang ginawa niya yung krimen ay positive siya sa ipinagbabawal na gamot. Ano mang gamot niya, maraming klaseng ipinagbabawal na gamot. So, aggravating yun. Maaaring madagdagan yung sentensya. So, sa mitigating naman, kabaliktaran. Yeah? So, ano ba ang mga maraming qualification ang mitigating circumstances? So, example, kung ikaw naman ay nagvoluntary na nag-amin, so mitigating circumstances yun, pwedeng mabawasan yung sentensya mo instead na 12, gawing 6. O, ano yun, 1 degree lower na yun. So, kapag 12, magiging 6, 1 degree lower, pasok na sa probation. So, marami pong, ano, maraming resources or tinatawag na rason kung bakit maapektuhan yung sentensya. Kaya, ang masasabi ko dito, kung gusto nyo talagang malaman yung sentensya, una, makipag-ugnayan sa may hawak ng kaso para yung abogadong yon or fiscal or pauman yan or private sa yung magiging tulay papunta doon sa judge para kung papayagan yung sentensyang ganun na gustong mangyari ng respondent or ng accused. So yun po ang paraan para malaman yung final sentence. At siyempre para makapag-decide kung kaya ba na ang sentensya, ano bang mangyayari doon sa accused. O makukulong ba o makakapag-apply ba ng probation, sila po talaga ang susi. So, yung abogado magiging tulay lang para
makipag-coordinate. Kung wala naman kayong private attorneys, siyempre maraming nagdadaing sa atin, hindi alam yung gagawin, mag-focus kayo doon sa ano, sa PAO, Public Attorney's Office, doon kayo makiusap, na sila ang makiusap doon sa judge kung pwede yung gustong mangyari ng accused. Kung ano talaga ang pwedeng maging sintensya. Sila po kasi ang may control ng sintensya. Pwede nila yung dagdagan, pwede nilang bawasan. Sabi ko nga, maraming titingnan na anggulo para mabawasan, para madagdagan yung ano. Nakadepende sa submitted na information sa kaso. Okay po? So, yan lang po ang aking masasabi regarding sa final sentence, kung paano mo malalaman yung final sentence. Sa mga other aspect po, so kung may katanungan kayo regarding dito sa ating video, so tingnan nyo, additional info doon sa Google, more or less nandoon yung mga tinatawag na sentensya. So, pero hindi po yun ano, hindi yun final, kasi more or less lang yun, yan lang po yung nakasaad. At marami talagang tinitingnan ang judge kung pwedeng dagdagan niya o pwedeng bawasan yung sentensya. So sila lang talaga ang pwedeng mag-period sa sentensya, kung ilang years, kung magkano ang fine, sila din yun. Okay? So again, so ini-invite ko po kayong mag-subscribe at mag-support sa ating channel. Sa inyong subscribe at i-click yung notification bell sa taas kung gusto nyong updated sa ating video. Kung meron man kayong katanungan, i-comments lamang sa baba or mag-direct po kayong mag-PM sa ating Messenger, Polisya Ko. Ang pangalan po ng Messenger natin or Facebook. Gusto nyong mag-follow sa Facebook natin. So yan po ang masasabi natin. So maraming salamat muli sa inyong suporta sa ating maliit na channel. Sana itong channel na ito ay makatulong sa inyo, makatulong sa ating lahat, sa mga nangangailangan na free. So actually, kapag wala kang pera, ang habol mo talaga yung kaalaman, tamang impormasyon para ma-resolve yung problema ng kaso na yan. So kasi kung magbabayad ka talaga ng abogado, hindi lang mahal, lalo na sa panahon ngayon, napakamahal. Okay? Maraming salamat po ulit. At muli nagsasabi, no, ang inyo pong Criminologist Online. Thank you for watching.